Hello everyone, my name is Ulet Marjorie Spiras, and in today's video, we're going to talk about chess. Now, in order to win like a pro, you must learn first about the basic concepts and the appropriate positions of the pieces in the board. Now, let's begin. A chess board consists of 64 square spaces and has files which are the columns going up and down pointing at you and your opponent, marked as A to H, and there are ranks. The horizontal rows from 1 to 8. Each of the 64 spaces is identified by the combination of letter of the file and a number of the rank. For example, this pawn. It is called as G4 since it is in the column of G and in the row of 4. Remember that this is A, B, C, D, E, F, G, and H. And this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 row. So this is called as G4, and this is C3. Now, the player of the white pieces is always the one who goes first. Always remember to position your pieces on the board correctly, but before that, you should be aware of their names and their specific move capabilities. First to discuss is what we called the rook. It must be located at the corner of the board. A1 and A8 for the white, and A8 and H8 for the black. The movement of the rooks is that it can move any number of the vacant squares as long as it is horizontal and vertical. But if your piece of your or your opponent's piece blocks the path of your rook, then try to look for another path to move it. Move it here, since there is something that blocks its path. Take note that the rook cannot jump into squares if there are pieces blocking its path. Next pieces are what we called horse or knight. Now, knight are places on the squares of B1 and G1 for white, and B8 and G8 for black. Always remember that the knight is the only piece of chess that can move over other pieces. The movement of the knight is sometimes a bit tricky, especially for beginners. They move in an L shape, two squares horizontally and one square vertically. Like for example, ito. Kung makikita nyo, may mga pieces na nakaharang sa palibot niya. Pero still, since yung galaw nito ay pa-L at kaya niyang mag-jump over other pieces, makakalabas siya. For example, this one. Pa-L, di ba? Ganito yan. 1, 2, 2 squares, tsaka isang pa-horizontal. Pwede rin dito. Pwede rin siyang pumunta dyan. Pa dito. Or, galing siya dito. Pwede siyang pumunta dito. Basta pa L. L. Pa letter L po. Yan. Either dito, or dito, dito, or dito. Basta pa L. Next is what we called bishops. Bishop are placed in the square of C1 and F1 for white, and C1 or C8 and F8 for blacks. Bishops can move over any number of free squares in a diagonal direction. For example, ito, the diagonal. Kapag nakatayo siya sa white, ibig sabihin, sa white lang siya pwedeng pumunta. Kapag nakatayo naman ang bishop mo sa black, ibig sabihin, sa black lang siya pwedeng pumunta as long as it is pan-diagonal. We will now move to the movement of the king and the queen. Each player only has one queen that is placed for D1 for white and B8 for black. The queen is the most important piece you have in playing chess. The queen can move horizontally, vertically, and diagonally. Basically, combine the move of bishop and the rook. The queen captures the opponent's piece by moving to their squares. But, unlike knight, the queen cannot jump over other pieces. Kunyari, may nakaharang sa mga daanan niya.
hindi niya kayang tumalon papunta sa ibang squares. Next of the piece is what we called the king, and it is placed on the last empty squares. The king is the most valuable yet cannot move like the queen. The king can only move from one square to another, either horizontally, vertically, or diagonally, and cannot also jump over other pieces. The king cannot also attack the king and queen because he can't move closer to it. It is the most valuable because if you lose the king, that means that you also lose the game. For example, kapag yung king ng kalaban is nandito at yung queen naman ng kalaban ay nandito. Nandito naman yung king mo. So, kapag move mo na, hindi mo pwedeng i-move dito para i-capture yung king nila sa next move mo. Kasi kapag minove mo siya dito, yung kalaban yung next na mag-move, kaya pwede niyang kainin ito. Or either, pwede rin niyang kainin ito. Kaya as long as possible, ilayo mo lang siya sa dalawa at gumawa ka ng harang sa harapan o pagitan nila. Now, the last pieces of chess. It is called the pawn. The pawn is placed on A2 and H1 for white and A7 to H7 for black. It moves forward either first or second square. If you're going to move it for the first time, then you have one option, either you move it to the first square or to the second forward. Kapag first mong mag-move, may dalawa kang pagpipilian. Either move mo siya dito or pwede rin sa pangalawa. Pero kapag na-move mo na siya ng isang beses paharap, hindi mo na siya pwedeng i-move sa next move mo ng dalawang square paharap. Tsaka, hindi lang paharap yung mga pwede niyang gawin. Pwede rin siyang pa-diagonal. As long as, kunyari ito, black. I-move ng kalaban mo yung first pawn niya sa pangalawang square. Pwede mo siyang kainin pa-diagonal. Kakain lang siya pa-diagonal. Pero kapag may pawn sa harap, hindi mo siya pwedeng kainin paharap kasi hindi ganun yung movement niya. Pag may pawn lang dito sa pa-diagonal side niya, dun lang siya pwedeng kumain. Makain dito. Ayun. And that's it. We can now place each piece to the appropriate positions on the chessboard. Now, in order to win like Beth Harmon in chess, you must find a way where you can capture your king's opponent. Your number one goal is to checkmate your opponent's king, and that is very hard. Why? And how? To do checkmate, you must think of a way where you can corner your opponent's king, a way that he'll be captured in either way of his next move. Example, since ikaw yung white, ikaw yung first na mag-move. So, kunyari, first move mo is yung pawn, which is minove mo siya sa first square forward. And then, next na minove ng kalaban mo is, kunyari, ito. Tapos minove mo yung king mo dito. And, pag-move naman yung kalaban mo ng dito. So, ikaw ulit. Kapag minove mo yung king dito, big sabihin, check. Bakit? Kasi, makakain mo na yung king niya. Either na kahit na i-move mo to dito para pang block sa path ng king, pwede mo pa rin kainin yung pawn niya. Pawn. At saka, hindi pwedeng kumain ng pawn ng pa-horizontal kasi pa-diagonal lang yung pwede niya kainin. Hindi rin siya pwedeng kainin ng rook ng kalaban kasi pa-horizontal at vertical lang siya. Hindi rin pwedeng horse kasi pa-L. At hindi rin pwedeng makain ng bishop ang king mo kasi nasa black siya. Black square. Kaya ibig sabihin, pwede lang siyang pumunta
padiagonal sa mga box square. And that's it. Pwede nang makapture yung king ng kalaban kasi hindi na siya pwedeng pumunta pa sa mga sides na pwede niyang puntahan. At yun na siguro ang pinaka-basic na pag-check ng opponent's king. To make it easy to checkmate the king, you must first capture most of your opponent's pieces so that there will be less pieces to protect the king. Pero dapat huwag kang mag-focus sa pag-capture ng pieces ng mga or ng opponents mo. For example, kunyari ito. Since pa-diagonal yung black pawn niya, pwede mo siyang kainin. Pero pwede ka ding makain ng kalaban. Pero naisip mo na okay lang yan kasi tile lang naman, di ba? So, next is move mo ulit. I-move mo ito dito. Kasi nga nag-focus ka lang sa pagkain ng pieces niya. Tapos kinain din ulit. Next naman is kinain mo to. I-move mo yan. Not knowing na free na yung path ng king niya, ay ng queen niya dito. Pero hindi mo pa rin iisip yun kasi gusto mo nga maubos yung pieces ng opponents mo. So next na kinain mo is yung pawn ulit. Pero hindi nagpahalaga yung kalaban mo kasi gusto niyang mabigla ka. So, kinain niya to. Next naman na move mo is ito. Kasi next target mo is yung rook niya. Gusto mo kainin yung rook niya. Pero, hindi mo alam na pag napunta na pala dito yung queen ng kalaban is checkmate. Na yun. Kasi, padiagonal. That means that you resign the game. Kaya dapat huwag kang mag-focus sa pagkain ng pieces ng kalaban or pag-ubos kasi dapat kada move mo, tinitignan mo muna dapat kung may mga threat ba na pwedeng kumain sa queen, sa king. Now, what will you do if your opponent's free to capture your king? First, tignan mo muna kung saan nakalocate or saan nakatayo yung threat na pwedeng kumain sa king mo. So, makikita mo na andito yung rook. Since yung galaw ng rook at pa-vertical at pa-horizontal, pwede niyang i-capture ngayon yung queen ng kalaban. In that way, pwede mong maiwasan yung checkmate ng kalaban. At first, at pangalawang move naman niya ay pupunta niya dito yung horse. Ngayon, pwede mo nang ibalik yung rook mo sa kung saan siya nang galing. Pwede mo nang i-move dito. Ilagay dito yung bishop mo at saka ilagay dito yung rook mo at dito para maprotektahan mo na yung king mo at maiwasan mo na susunod na checkmate ng kalaban mo. So, paano mo naman may iwasang ma-check habang binabalak mong i-check yung king ng kalaban? Since nasa diagonal ng queen, yung king ng kalaban mo pwede ma-check na ang tawag dito. Gusto mo parang maging greedy at gusto mong i-check ulit para ma-sure ka na pwede mo nang makain yung king nila kaya naisip mo na kainin ito. So, kaya kinain mo yung horse nila kasi nasa pael yung kain niya. Para sa next move mo ay pwede mo nang makain ito kasi pael ulit. Hindi mo naisip na nasa harap siya ng queen ng kalaban. Saka siya na yung next na mag-move kaya pwede na siyang makain. Dahil nag-focus ka sa pag-capture ng king ng kalaban, hindi mo naisip na open yung path ng queen nila papunta sa king mo. Para maiwasan to, dapat kada move mo, isipin mo muna kung ano mangyayari. Predict mo kung ano yung next move ng kalaban mo, i-predict mo din kung ano next move ng kalaban mo kapag minove mo yung pinaplano mo yung move. Para iniwasan yun, ilipat mo siya dito. Kasi once na kinain mo to, or once na pinunta niya dito para i-check yung king mo, pwede mo lang kainin yung queen niya. Next naman na is yung horse. And then, yung queen. Pero ang point natin dito ay, dapat planuhin mo muna kung ano yung mga next move mo para maiwasan kang ma-check ng kalaban mo kapag pinaplano mong i-check yung king ng kalaban mo.
Para makagawa ka ng advantage sa paglalaro ng chess, dapat gumawa ka ng pattern ng mga pawn mo para maprotektahan nila ang isa't isa. Kasi kunyari, kapag kinain niya to, kunyari lang, or ito, since patayago na naman yung kain niya, pwede mo siyang makain. At binalak naman niya to. Tapos, andito yung pawn mo na isa. Pag kinain niya yan, pwede mo ulit makain yan. So, ganun lang. Dapat may mga pattern yung pawn mo para kapag once na kinain siya ng isa, pwede mong kainin yung kumain doon. O pwede rin ganito. As long as kaya mong gawin na gawin ganito yung pawn mo, may mas advantage ka sa paglalaro. Next naman is yung pawn promoted. Promoting or yes, pawn promoting. Ay, sorry. Example, kapag naubos na yung mga malalakas mong tees, pwede ka ngayon gumawa ng strategy kung saan pwedeng maaaring pumunta yung mga pawn mo dito. In that way, pwede ma-promote yung mga pawn mo, which pwede kang pumili dito, either queen, king, bishop, rook, or knight. Pero hindi mo pwedeng ma-promote into king yung pawn mo kasi once na wala to, patay ka na or talo ka na. So dito lang sa apat na to ang pwede mong maging option once napunta ang pawn mo sa pinakadulo ng board. Pero mas advisable na kapag once na merong pawn or meron kang pawn na nakapunta sa column ng or row ng 8, dapat king, queen na dapat yung piliin mo kasi ito yung may pinakamalakas na movements sa chess. Last ay ang tinatawag nating castling. Napaka-crucial kapag ang king mo ay nasa gitna ng board, kaya pwede mong gawin ay ang i-move dito ang mga king para maiwasan ang pag-checkmate. Once na minove mo ang king dito, pwedeng pumunta dito ang rook as long as hindi mo pa nagagalaw yung rook. In that way, mas mapoprotektahan ang king laban sa pieces ng kalaban. But remember that there can't be any pieces between the rook and the king. Also, the king shouldn't be in check, and both the king and the rook have to be pieces that haven't made a single move in the gameplay yet. If all these rules are applied, you can confidently go for a castling move. Kapag hindi mo pa nagagalaw both yung king at yung rook mo, doon mo lang pwedeng magawa yung castling kasi once na move mo to at binalik mo dito at nag-try ka ng i-cast ang dalawa, hindi mo pwedeng magagawa yun kasi nagalaw mo na yung rook mo. And that's it for this video. Thank you for watching. God bless and keep safe. That's all.